Magandang gabi po. Ang pangalan ko ay si Cyrus Chan at ito ang vlog ko. Habang binabasa ko ang Noni Metangere ni Jose Rizal, nakita ko ang na mayroong kaugnayan ang mga ugali at institusyon na makikita sa nobela at sa kasalukuyang panahon tungkol sa edukasyon. Ang mga ugali ukol sa edukasyon ay naipakita sa nobela at sa kasalukuyang panahon ay nasa magkabilang panig ng espektro. Sa isang panig, naroon ang mga tauhan sa nobela na puwersahan pinapaaral ng mabuti at kung hindi ito ay nasumunod, ay papaluin sila. Sa kabilang panig, ang kasalukuyang sitwasyon ay marami sa mga kabataan ay tinatamad mag-aral at nasasayang nila yung mga mga binabayaran nila para sa kanilang pag-aaral dahil para sa kanila walang halagang edukasyon. Ngunit, kahit makasalungat ang mga ugali ng mga tauhan sa nobela at ang kabataan na yon, nagtataglay ito ng isang pagkakatulad. Ang pagkawala ng gana at halaga ukol sa edukasyon. Ngayon, nagtataglay sila ng mga ugali tulad ng katamaran at kaluwagan. Nawawalan ng gana ang mga kabataan na mag-aaral lalo na ang mga mayayaman dahil sila ay may pera na at mga pribilehiyo. Sa Noli, habang nag-aaral at nagtatrabaho ng mas mabuti ang mga mag-aaral, ito ay persahan dahil takot sila parusahan ng kanilang mga magulang. Wala silang pagbubuyo para sa pag-aaral. Nag-aaral lamang dahil sa kanilang pag-aayaw sa parusa. Sa 19 na kabanata, magkita dito ang gurong naunawaan ng problema sa paraan sila nila ng pagpaparusa. Isang paraan na ginagamit noong nagsimula pa lang ang konsepto ng paaralan. At para sa kanya, ang pinakamagandang solusyon ay ang pagpapalaki ng kanilang interes sa pag-aaral. Para sila ay magkaroon ng ganap para mag-aral at mas mabilis silang matututo dahil dito. Ngunit ayaw ng kabataan na mag-aaral, lalo na ang mga mayayamang bata. Sa aking paaralan ay mayroon na akong nakikita ang mga batang hindi tinututukan ang kanilang pag-aaral at nag-aaral para lamang pumasa at hindi pumunta ng summer school dahil sila ay mayaman at di na nila kailangan pag-isipan kung ano gagawin nila sa buhay nila kaya hindi sila nagsisikap mag-aaral. Ito ay nagpapakita muli ng isang malaking pagkakaiba ng mga tauhan ng Noli at ng kasalukuyan. Ang Noli ay nagbibigay din sa edukasyon ng mga mahirap. Kaya ipinapakita ng nobela ang edukasyon bilang paraan ng pagpapabuti ng mga buhay ng kabataan at handang magsakripisyo ang mga magulang para paaralin ang mga anak tulad ng nasa kabanatang 17 kung saan sinasabi ni Basilio Casisa na maghihirap at magsisikap siya para maging doctor si Crispin. At sa kabanatang 34 at 35 kung saan ang mga tao ay sinasabi na inasahan na ang bagong paaralan ay makakatulong sa kanilang mga anak na magiging doktor o pari. Subalit, ang isang problema dito ay ang kahalagaan ng edukasyon ay nakita ng mga kabag-anak ng mga bata at hindi ang mga bata mismo. Habang ang gusto ng pamilya ay mag-aral ang bata para sa kanilang kinabukasan, nag-aaral lamang ang mga kabataan sa Noli para maiwasan ang parusa. Sa isang paglalagom, ang kabataan na yon ay nawalan ng gana mag-aral
habang ang kabataan ng Nolly ay nag-aaral dahil sa maling dahilan. Dahil dito, ang dapat magbigay ng mas malaking halaga sa edukasyon at magsikap sa pag-aaral. Dapat din natin makita kung kaano kalaki ang mga sakripisyo ng ating mga magulang para tayo ay makapag-aral at kailangan natin ito bigyan ng halaga at hindi sayangin ang mga ipinambabayad para sa ating edukasyon. Ipinapikita ng 19 na kabanata ng Nolly Metangere na pwedeng pasikapin ang mga kabataan para mag-aral dito. Ipinapakita ang kahalagaan ng pananaw ni Rizal tungkol sa edukasyon sa kasalukuyang lipunan. Tulad ng ginagawa ng guro, kailangan nating pagsisikapin ang ating sarili gamit ng pagtitiwala at pagpapahalaga sa sarili at kagalingan para maisulit namin ang edukasyon ibinigay sa atin. Dapat nating palitan ang ating mga pananaw tungkol sa edukasyon. Di tulad ng pag-iisip ng mga kabataan sa kasalukuyan na hindi dapat natin tignan ang edukasyon bilang walang halaga at di tulad sa mga nangyari sa Nolly na hindi rin dapat na tinitignan bilang isang pagdurusa at pagsasakit, kundi dapat natin tignan ang pag-aaral bilang isang gawaing sikapan at may halaga para sa ating kinabukasan. Salamat.